Samantala, balikan na natin ang ating linya mula kay Val Gonzalez live mula sa Capas, Tarlac. Val, kamusta na dyan? Yes, Joel, nasa 40 minuto ang itinagal ni Mayor Guo dito sa RTC Branch 109 ng 3rd Judicial Region ng Tarlac. Dito sa bayan ng Capas, ito ay para maglagak ng piyansa sa kinakaharap nitong kaso dito sa lower court ng Capas. Ito'y may kinalaman sa paglabag sa anti-graft and corrupt practices act. Dakong alas 11:30 ng umaga nang maparating dito sa Capas itong si Mayor Guo, wardya dito na mga tauhan ng PNP-CIDG mula sa pag-alis nito sa custodial center ng PNP sa Campo Crame. Kasama ang dalawa nitong mga abogado, itong si Mayor Guo, na nagtagal ng nasa 40 minuto ang kanyang mga legal counsel na sumama sa kanya dito sa loob mismo ng RTC Branch 109 ng Capas ay itong si Attorney Nicole Hanilla at isang Attorney Mark Mamuri. Hindi pa natin mabatid sa ngayon kung nag-post ng bail itong si Mayor Guo o ito ay hindi naglaga ng piyansa. Patay na rin dun sa unang report o impormasyon na ibinigay ng kanyang abogado. Pagbaba ng pagbaba dito sa ikalawang palapag nitong RTC Branch 09 ay pinostihan ito ng mga tauhan ng PNP-CIDG at habang dito sa baba ay isinakay siya muli doon sa coaster na nagdala sa kanya dito sa bayan ng Capas mula sa Campo Crame. So sa ngayon ay inaantay natin itong judge na naglabas ng arrest warrant para ating alamin na kung nag-post na ba ito ng bail o hindi at yun ang inihintay ng mga kagawad ng media sa ngayon. Pero the mere fact, Joel, na siya ay ibinyahin muli pabalik ng Campo Crame o palabas dito sa RTC Justice Hall na niya Capas, ang ibig sabihin ay ibabalik muli siya diyan sa custodial center ng PNP diyan sa Campo Crame. Dito rin sa ibaba kanina ay nagsisisigaw yung kanyang mga kababayan na bumiyahi pa ng ilang minuto patungo ng Capas mula sa Balban para magbigay ng suporta sa kanilang alkalde. Isa sa mga ginang kanina na aking nakausap ay wala raw itong si Mila Ronquillo ay wala raw silang masasabi doon sa pamumuno nitong si Mayor Guo, pero ang question na lamang sana o ang question na lamang aliya na wala na silang magagawa ay yung mga paglabag nito sa batas sa ating bansa. So yan pa rin yung pinakahuling sitwasyon mula rito sa lalawigan ng Capas na umuulan na pa rin. Ako'y muling magbabalik mula rito sa Capas. Ako si Val Gonzalez, DJ na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Val, pahabol na tanong lang. Ibig sabihin, nandyan pa rin si Alice Guo at binabanggit sa atin ni Attorney Stephen David kanina, kung ikukulong siya, doon sila magpo-post ng bail. So ngayon, wala pang impormasyon kung magpo-post na ba talaga sila o magpapiansa na. Alright, maraming salamat, Val Gonzalez, live mula... Yes, Joel, hindi ko masyadong marinig yung pinabanggit mo, Joel. Kausap natin kanina si Attorney Stephen David at ang sabi niya, kung ikukulong si Mayor, dating Mayor Alice Guo, magpo-post sila ng bail. So ngayon, wala pa tayong impormasyon kung magpapiansa ba sila o tuloy yung kanilang pagpapiansa ngayong araw. Wala pang impormasyon kung... Tuloy yan itong nag-post ng bail, Joel. Kasi ay gordyado pa rin itong mga tauhan ng pulisya. Itong daan tungo dun sa RTC Branch 109, kaya hindi kami makapasok dun sa opisina ng korte para alamin kung ano yung napag-usapan, kung ano ang naging desisyong inilabas ng RTC Branch 109 kaugnay dito sa warrant of arrest na ipinatawdik kay Mayor Guo, Joel. Alright, maraming salamat. Maraming salamat, Val Gonzalez, live mula sa Capas, Tarlac.